Huwag kang makialam sapagkat ayaw ng tao na pinapakialaman siya, pinanghihimasukan. Saan papasok yung tamang panghihimasok? Kapag hindi na kaya ng panghihimasukan mo. Kapag hindi mo siya hinamasukan o pinakialaman, eh lalo lang lalala ang sitwasyon niya. By all means, pumasok ka na. Kaya din makatwiran yung panghihimasok ng asawa mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, anyone close sa'yo, maging ng ibang tao kahit hindi mo pa kakilala o kaano-ano, makatwiran kung hindi mo na kaya, hindi mo na alam yung ginagawa mo, pinaghihele ka na ni Satanas sa kasalanan mo, sinisira mo na ang buhay mo. Batay sa ating karanasan, ayaw nating ang buhay natin ay pinanghihimasukan ng iba. Ayaw din naman natin na nanghihimasok ng buhay ng may buhay. Sapagkat bawat tao ay may pribadong buhay at karapatan at dapat lang nating igalang yan. Nagsisimula ang maraming problema dahil sa panghihimasok natin sa buhay ng iba. Kapag lagi kang may komento sa trabaho ng katrabaho mo, kapag lagi mong pinapansin yung attitude o forma ng kaibigan mo, kapag lagi mong dinidiktahan ng kapatid mo, kapag halos ikaw na lang ang nagpapatakbo ng buhay ng anak mo kahit binata o dalaga na ito, kapag lagi mong tinatanong ang partner mo, nasaan ka na, ano ang ginagawa mo, kapag lagi mong pinapakialaman ang buhay may asawa, ang buhay may pamilya ng anak mo at ng manugang mo, sigurado gulo! Huwag kang makialam sapagkat ayaw ng tao na pinapakialaman siya, pinanghihimasukan. Saan papasok yung tamang panghihimasok? Kapag hindi na kaya ng panghihimasukan mo. Kapag hindi mo siya hinamasukan o pinakialaman, eh lalo lang lalala ang sitwasyon niya. By all means, pumasok ka na, makialam ka na sa buhay niya. Doon nagkakaroon ng katwiran ang panghihimasok mo sa buhay niya. Kasi, obviously, hindi na niya kaya. Kaya ako sinabi ito, parang ganito ang ginawa ni Kristo. Sa Ebanghelyo, simula pa nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo, kung natatandaan po ninyo yung Ebanghelyo, syempre hindi na. Kaya ipapaalala ko, nagkakatipon sa loob ng isang silid ang mga disipulo nang biglang, tcharan, nandun na si Kristo. Pumasok nang walang paalam, hindi man lang kumatok, ni hindi nga gumamit ng pintuan, kabod na lang, nandyan na, sa kanilang harapan. Hindi ba't panghihimasok yan? O ngayon sa ating Ebanghelyo, nag-uusap yung dalawang disipulo, kabod na lang sumali si Kristo, wala man lang pasabi, wala man lang, excuse me, pwede bang makisali? Sumabat na lang, hindi ba't panghihimasok yan? E masasabi mo ba na hindi tama at makatwiran yung panghihimasok na yan? No. Sapagkat kailangan ng manghimasok ni Kristo inasmuch as very down na ang kanyang mga disipulo. Windang na, nawawala na ng pag-asa. Masasayang yung nasimulan niya sa pamamagitan nila. Napaka-symbolic para sa akin yung sinasabing palayo sila sa Jerusalem. E ano ba o sino ba yung nandun sa Jerusalem? Si Kristo na namatay, na nagsabing, muli akong mabubuhay. E bakit iniiwanan nyo yung lugar na yan where it all started? Kaya symbolic yan eh. They were really turning away, walking away, running away from Jesus. And when someone is walking, running away, turning away from the Lord, to whom or to where, sa palagay nyo, pupunta yung taong yan? Ede sa demonyo. Father, sobra ka naman. Sinabi ko lang, hindi na muna ako magsisimba. Hindi na muna ako sasampalataya. Medyo nagagalit ako sa kanya. Demonyo agad? Yun ang gusto ng Diablo. Yung lumayo ka kay Kristo. Kasi kapag malayo ka na kay Kristo, mas madali ka na niyang matatalo. At yun ang kalagayan ng mga disipulo. Kaya makatwiran yung panghihimasok ni Kristo. Kaya din makatwiran yung panghihimasok ng asawa mo, ng magulang mo, ng kapatid mo, anyone close sa'yo, maging ng ibang tao kahit hindi mo pa kakilala o kaano-ano, makatwiran kung hindi mo na kaya, hindi mo na alam yung ginagawa mo,
pinaghihele ka na ni Satanas sa kasalanan mo, sinisira mo na ang buhay mo. And in the process, sinisira mo na din ang buhay ng ibang tao. Kailangan nang may manghimasok sa buhay mo at sabihin sa'yo, mali na yung ginagawa mo. Ang dami mo nang maling ginagawa. So dapat, may magsabi na. Hindi na tama yung impluensya ng kabarkada mo sa'yo. Dapat ilayo ka na ng pamilya mo sa kanila. Hindi na tama yung ginagawa mong pagpapalaki o pagpapabaya sa mga anak mo. Natural, pakikialaman ka ng magulang mo, lalo na ng biyanan mo. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Natural, kahit kada subo mo, dapat minomonitor na ito. May pera ka. Alam nilang may pera ka. Ba't hingi ka ng hingi? Nasaan ang pera mo? Sino at ano ang pinagkakagastahan mo? Sinong nangloloko sa'yo? Ilang beses ka nang nahuli? Ilang beses ka nang naloko? Ilang beses ka nang babae? Hindi ka mapagkatiwalaan. Natural, pakikialaman, pangihimasukan, paminsan-minsan o baka nga palagian pa ng asawa mo, cellphone mo. May tamang panghihimasok. Kapag hindi mo na kaya, kapag hindi mo na alam ang ginagawa mo at pinaghihili ka na ni Satanas sa iyong pagkakasala, dapat panghimasukan ka na. Hindi masama yon. Mas masama kung pababayaan ka. Besides, yung panghihimasok naman, pansamantala lang, ng mga taong concerned talaga, hindi naman siya papasok at i-invade na talaga yung buhay mo. Hindi. Papasok kasi may dapat iayos. Pag ayos na, aalis na. Kasi hindi naman din po pwede na dumipende ang tao sa'yo. Kailangan din niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Iaayos mo lang, tapos aalis ka na. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo, matapos niyang pagaanin ang damdamin ng mga disipulo, matapos niyang liwanagan ang isipan ng mga disipulo, he vanished. Nawala na siya. Bakit? Okay na eh. Inspired na sila. Charged na sila. May buhay na sila, may gana na sila. At kaya nga din, hindi naman forever na nandito bilang tao si Kristo sa mundo. Kaya nga siya umakyat din ng langit. At kaya nga din pagkatapos niyang muling nabuhay, hindi naman siya forever nang nandiyan. Makikita mo na hindi, umakyat siya sa kalangitan. Inayos lang niya yung mga dapat iayos. Nang na-realize ni Kristo at nang napagtantunan niya, okay na, ito na ang pagsisimulan talaga ng Kristyanismo. Sige, kaya na nila. Aakyat na ako, pero hindi ibig sabihin nun na wala na siya ng tuluyan. Remember what He promised. I will be with you always until the end of time. So, nandito siya. At ipaparamdam niya sa akin at sa iyo ang kanyang presensya. Lalong-lalo na kapag kailangan ng talaga. Kaya nga sa Bible, alam po ninyo, dati pa, ang natutuwa akong basahin when I come across with what I call pero God moments. Actually, tinagalog ko lang yung B-U-T, but God moments. Sabi ko, ang version ko, dati pa ito, nung seminarista pa ako, pero God moments. Ano yung pero God moment? Ito yung mga binibilugan ko sa Bible eh. Yung pero God moment, yung may nangyayaring hindi maganda dahil sa kapabayaan, kasalanan, kasakiman, kayabangan ng tao, yung bang kapag walang nangyaring maganda at hindi mag-i-intervene ang Diyos, tuloy-tuloy yung problema. Tuloy-tuloy sa paglala yung problema. Ang pero God moment ay yung God will take charge. God will intervene. At mababago, maaayos, bigla ang lahat. Halimbawa, sa ating first reading ngayon, ang sabi dito ni San Pedro sa kanyang preaching sa mga Hudyo, pinatay niyo si Kristo, pinako niyo si Kristo. Karumaldumal yun, malungkot yun. Pero, binuhay siya ng Diyos. You see, yun yung pero God moment. God intervening para iayos ang buhay natin. Acts 7 verse 9. Ang sabi dun patungkol kay Joseph, not Joseph the husband of Mary, Joseph the dreamer, Joseph in the Old Testament. Ang sabi sa Acts 7 verse 9 ay ganito, nainggit ang mga ninuno ni Jose sa kanya. Anong ginawa sa kanya? Binenta sa Egypt to become a slave. Ang lupit nun. Mahirap na karanasan para kay Jose yon. Pero, God was with him. Pero, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pero God moment. 1 Samuel 23 verse 14.
Ang sabi naman doon patungkol kay David, araw-araw hinahanap ni Saul si David. Sino Saul? Si Saul dati, yung hari, makapangyarihan, maimpluwensya. Hinahanap niya ang pobreng si David para patayin. Ang hirap na yan, karanasan yun para kay David. Pero ang sasabihin sa verse 14 ay ganito, pero hindi pinahintulot ng Diyos na masaling ni Saul si David. Pero God moments, gustong gusto ko yung mga verses na ito sapagkat dito makikita natin kung paano pinaparamdam lalo ng Panginoon ang kanyang presensya sa buhay natin. Sa oras na may kinakailangang iayos sa buhay natin, sa oras ng ating matinding pangangailangan, sa oras na dapat siyang pumasok, otherwise, sa mental hospital, sa ospital, sa kulungan, sa sementeryo, sa impyerno tayo mapapasok. Kapatid, namatay si Kristo at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. For each and every one of us. Hindi siya papayag na ganun-ganun lang tayo madisappoint, madisatisfy, magabayan, papunta sa impyerno ng demonyo. Hindi tayo i-give up basta-basta ni Kristo. Kaya't kung may pero God moments, ang dami nun. Umakita niyo yung Bible ko, ang daming marga. Kung maraming pero God moments sa Bible dati, God is the same yesterday, today, and forever. Walang rason para mawala ng pero God moments sa buhay natin ngayon. And so kapatid, bakit ka nandito dito? Baka may kinakailangan iaayos sa buhay mo. Baka kinakailangan hilingin mo ang pero ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mahiya. Be honest. And plead God for this. Beg God for this. Katulad ng dalawang disipulo sa Ebanghelyo, nagmakaawa, dito na po kayo. Magmakaawa tayo sa Diyos. Lord, panghimasukan mo na ang buhay ko. Ang pamilya ko, ang negosyo ko, ang trabaho ko, ang relasyon na kinasasadlakan ko, ang sitwasyon na kinaroroonan ko. Hindi ko na kaya ito. Once and for all, lagyan mo ito ng pero to turn things around. Maguhin mo. Ayusin mo. Nagmamakaawa ako. Beg God for this. E ano kung masabihan din tayo ng Panginoon na hangal, katulad ng sinabi niya sa dalawang disipulo sa Ebanghelyo, ang ibig sabihin ng hangal, mayabang ka kasi, nagmamarunong ka kasi, o kaya, tanga ka kasi. E ano kung sabihan tayo ng Panginoon ng ganyan? Kung sa mahabang panahon ay ganun naman talaga, naging hangal tayo sapagkat dumipende tayo sa ating sarili, sa iba, sa pera, sa kakayanan natin, hindi talaga natin kaya. Talagang darating ang punto na kakailanganin natin ang Panginoon. Ito na yon. Beg His presence in your life, His enlightenment, His inspiration, para masabi mo rin, lugmok na ako, pero binangon niya ako. Malala na ang sakit ko o ng mahal ko, pero pinagaling niya ako. Hindi ko na alam kung paano pakikitunguhan ang biyanan ko, ang manugang ko, ang asawa ko, pero pinatatag mo ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa pasakit ulo kong anak, pero ang anak ko ay binago mo. Sadsad na ang negosyo ko, pero binigyan mo ng panibagong chance sa ito. Ngayon, on my road na ako for stability financially. Nawala ang asawa ko, iniwan ako, namatay ang asawa ko, namatay ang anak ko, parang namatay na rin ako, pero binuhay mo ako. Hindi mo nga naibigay yung matagal ko nang hinihiling sa'yo, pero may mga binibigay ka ng higit pa sa hinihiling ko. This can happen. Basta, tulad ng dalawang disipulo sa Ebanghelyo, pag sinabi natin sa Panginoon, manghimaso ka na sa buhay ko, hayaan mo siyang kumilos para ang buhay mo'y maiayos. Tingnan po ninyo yung detalye sa Ebanghelyo. Nang tumanggap ng imbitasyon si Kristo, pumunta siya sa bahay ng dalawang disipulo. Isipin po ninyo, siya yung bisita. Dapat nakaupo siya at naghihintay. Pero parang siya yung umastang may-ari ng bahay. Siya yung kumuha ng tinapay, naghati ng tinapay at nagbigay. Ang ibig sabihin ng detalyeng ito, kapag gusto mo ang Diyos ang manghimasok sa buhay mo, let Him be in charge. Let Him call the shots. Ayan mo siya. Ayan mo siya. Huwag ka nang kukontra. At huwag ka na rin masyadong mag-alala.
Actually, kaya ka masyadong nag-aalala. Gusto mo pa rin kontrolin ang buhay mo eh. Hindi ko sinasabing huwag kang magpagamot. Hindi ko sinasabing huwag ka nang magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag ka nang kumilos. Ang sinasabi ko, magpagamot ka, kumilos ka, dumiskarte ka. But at the end of the day, magtiwala ka 100% na sa Lord, ikaw na ha, unang bahala. Sa gayon, ang sign na dapat na ganon, wala ka na dapat o konting-konti na lang ang iyong pag-alala. Kasi ibig sabihin, nag-aalala ka, may mga bagay pa rin na kinokontrol mo sa iyong buhay, nakadampi pa rin ang iyong mga kamay. Huwag! Because when you're like that, God will be like this. O sige, ikaw na. Mas magaling ka naman eh. Diskarte mo, sige. Kaya sinasabi ko, isuko mo ang lahat sa Kanya. Sapagkat the moment you raise your hands like this, Lord, nagawa ko na yung parte ko, ikaw naman. Doon siya mas kikilos sa iyong buhay. Para lagyan niya ng pero ang nangyayari sa buhay mo. Iwasan mong maglagay ng pero sa Lord, pero ganito, pero hayaan mo siya. Total naman napatunayan mo na na wala kang magagawa kung wala siya. Ipagpasa Diyos mo nang talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa.